Maliit na raw po ang posibilidad na maging bagyo ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa PAGASA, humina ang namumuong sama ng panahon na huling namataan sa layong 150 kilometro sa timog-timog silangan ng Legazpi, Albay. Pero makakaapekto pa rin ito sa katimugang Luzon, Visayas at hilagang silangang Mindanao. Uulanin din ang mga nabanggit na lugar sa susunod na 24 oras base sa datos na nakalap ng Weather Central. Isa pang low pressure area ang binabantayan ng PAGASA sa may Caroline Islands. Malayo pa po ito sa PAR at hindi naman threatening sa ngayon. Pero posible raw itong pumasok ng PAR ngayong Linggo. Kaya magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Para sa karagdagang impormasyon, makakasama natin live si PAGASA Weather Forecaster Fernando Cada. Magandang hapon po, Ginoong Cada. Yes po, magandang hapon po sa inyo kasama Mark. Oo, so, Ginoong Cada, nitong weekend, ano, malaki ang posibilidad na maging bagyo itong LPA. Ano po ang nangyari at lumiit na ang posibilidad? Buti itong naman. Mga nakalipas na araw ay humina ang kanyang sirkulasyon at na-disorganize ang kanyang mga band of cloudiness o kaulapan. Mm-hmm. At ito ay papalapit sa lupa kaya halos lahat ng mga environmental factor na ito ay imposibleng maging bagyo ay nawala. Kaya ito ay isa ng low pressure area na lamang. Kung papasok ko yung isa namang tinutukoy na LPA na nasa may Caroline Islands, sa Pilipinas, kung papasok, magiging bagyo ba ito? Masasabi na ba natin as early as now? Sa ngayon ay hindi pa natin masasabi na ito ay magiging ganap na bagyo. Pero patuloy natin itong imomonitor sapagkat ito ay kasalukuyang nasa dagat at nasa layong 1,000 kilometro pa mahigit dito sa eastern section ng Mindanao at nasa labas pa siya ng Philippine Area of Responsibility. Sapagkat ang katangian ng isang low pressure area pag nasa dagat ay malaki ang posibilidad na mabuo ito na isang bagyo, pero patuloy natin itong imomonitor. Okay, malayo pa naman yan, tapos isa natunaw. So pwede ho nating sabihin ligtas na maglayag, lalo na yung ating mga maliliit na mga isda. Sa ngayon ay wala tayong nakataas na gale warning, okay. Pero inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan na mga isda na makakaranas sila ng malalakas na pag-ulan habang tinatahak po nung isang low pressure area dito sa may area po ng Southern Luzon kasama na po yung mga baybayin dagat dito sa Batangas. Pero hindi naman po ganong kalakasan ng mga pag-alon. Okay, buti naman kung ganon. Maraming salamat po sa inyo, PAGASA Weather Forecaster Fernando Cada.